nabanggit ko na tinuturuan kong mag-ipon si John Paul, ang aking katwala dito sa farm. So, baka isipin nyo, hindi ba pang mayaman lang or pang malaking sweldo ang pag-iipon? Diyan kayo nagkakamali. I-discuss ko kung paano ko siya tinuruan. So, ang pag-iipon kasi ay disiplina na nabubuo over time. Pinapractice ito ng paulit-ulit hanggang maging normal ito. Kasing normal ng paglalakad, paghinga, pagkurap. Ginagawa mo to without even thinking. Napaglaom, pag nakahawak ka ng pera, ang isipin mo kagad ay mag-ipon. Mag-set aside ng ipon. Okay, simulan natin yung usapan natin sa pag-sweldo reveal. Magkano ba ang sinasahod ni John Paul dito sa farm? Baka kasi mamaya isipin nyo, baka mamaya malaki pala sahod ni John Paul kaya nakaipon siya. Hindi po, hindi rin malaki, hindi rin maliit. Sapat lang para makabuhay ng pamilya niya. So monthly, merong 8,000 si John Paul, no? Isang tirahan, may bigas, merong libreng kuryente, libre yung tubig. At meron siyang 5% share sa pag nakakabenta ko ng manok at saka nung itlog. Kasi siya yung lahat nag-aalaga nito. Sales yan ha, hindi sa net income. At isa pa nga yung sales equipment, no? Kasi siya yung gumagawa, kaya hati kami sa kita nung equipment. Mag-deal tayo doon sa 8,000 na fixed income, no? Kasi yun yung sure na inflow every month. Every week actually, kasi binibigay ko yung 8,000 kada 7, 15, 22, and katapusan. So more than 1 year ago, June 12, 2022, lumipat silang pamilya dito sa Todo Farm. Alam nyo ba kung ano yung unang ginawa ni John Paul pagdating niya dito? As in yung pagdating niya. Tanong natin ka John Paul. Tanda mo John Paul kung anong ginawa mo nung pagdating mo? Hindi. Ako, tanda ko. Bumali siya ng 500. Tanda mo? Oo. Yan. As in, pagdating niya, bumali siya ng 500 kasi wala man lang siyang panggastos nung araw na yon. So, syempre, binigyan natin. And then, months goes by. Yun, ganun yung cycle, no? Bali. And then, pag andyan na yung oras ng sweldo, halos wala na rin nakukuha kasi na-advance na, nabali na. Hindi ko kagad siya pinakaalman doon sa diskarte niya, no. Hinayaan ko lang na ganun yung maging cycle. And after 4 months, sinimulan ko na lang turuan kung paano. Pero bago yan, may dalawa akong gustong i-highlight tungkol dito, no, sa pagtuturo na to. Una, dapat yung language nyo, nakakaintindihan kayo. Kasi, syempre, yung language ko iba. Kaysa sa language na alam ni John Paul. Siyempre, yung language niya, yung gagamitin ko. Ano nga, John Paul? At lalong hindi ko pwedeng gamitin yung mga language ko na pang-accounting kasi lalo kaming hindi magkakaunawaanan. Hindi rin ako masyado gumagamit ng English. Although, nakakaintindi naman si John Paul ng English, pero siyempre, limited ito at iniiwasan ko na lang para mas madali kami magkaunawaan. At sinisigurado ko na bago ako mag-proceed sa sinasabi ko, naunawaan niya, sinasabi ko. Ano nga dyan, Paul? Ano naman? Yan, nagpe-premox silang kami, bacterial flushing. Ang nagagawa niyang bacterial flushing na yan, kasi lilipat na sila ngayong weekend sa pasture para malesen yung stress nila pag ililipat na sila. At malesen din yung chance na magkaroon sila ng sakit. So, ganun yan. And then yung pangalawa, dahil may partner nga si John Paul dito, in-involve ko silang dalawa sa pagtuturo para nasa ganun, pares nila maintindihan at syempre magtulungan sila sa desisyon at sa pagbuo ng disiplina ay magkasabay din sila. So okay, yun yung dalawang bagay na gusto kong highlight. So proceed tayo. So paano ko tinuruan? Isang sikreto ay huwag niyong biglain. Una kong tinuro sa kanila ay pag meron kang kinita na 100, magbukod ka ng 5 piso. Anong sagot mo dyan, Paul, sa akin nung sinabi ko yan? Ano sabi mo sa akin? Para lilima eh. yan mismo sinabi niya sa akin. Kaya, para lima eh. Yan sabi niya sa akin. Which is true naman, 5 piso out of 100, hindi siya kabigatan. Kaya yun yung sabi ko, di ba? Huwag niyong bibiglain.
Pero kailangan nating mag-stick doon sa 5 piso na 'yan, no? Hindi pwedeng 3, hindi pwedeng 10 piso, hindi pwedeng 15 pesos. 5 piso lang, 5 piso. At ito rin yung sinasabi ko na language, no? Dapat uniform yung language kasi pwede ko kasing sinabi na 5% yung ipunin natin, pero mas simple para sa akin na sabihin at mas simple para kay Jampol naintindihan, no? Sinabi ko na 5 piso kada 100. 'Di ba? Mas simple. Kasi kung percentage magtatamis ka pa, eh. Hindi. Kada 100, magbukod kang 5 piso. Sabi ko nga, kahit nga makasimot ka ng 100 sa daan, magbukod kang 5 piso. Ganun. So after 2 months, nagawa nila to consistently, no? Kasi sabi nila, madali lang naman daw, which is true naman. Pero lagi ko sinasabi kasi, ang ating pinapractice dito ay disiplina at saka yung consistency. Kasi kahit 5 piso lang yan, every 100, basta consistent ka, malaking bagay yan. And then yung disiplina nga, pag nabuo nila yon, kahit sila, kahit saan sila makarating, nandun na yon, mapapractice nila yon palagi. Ano, John Paul? Man. Walang-wala na. Sobrang linis ng todo the form. Wala na kaming palapa. Na pang jogging. Bilisan mo ng... At isa pang disiplina kasi na binibuild natin dito is yung kahit meron silang hawak na extra pera, pag may nagyayadyang mag-inuman, hindi mo pwedeng gastusin yung basta-basta kasi although kanila yon, hindi kasi ito for disposal na pera. And then hanggang ngayon nga, ginagawa nila yan, no? Consistently. Hindi ko na lang babanggitin kung magkano na yung naipon nila, pero substantial na. Out of 5 pesos lang yun, ha? Numisa nga, tinanong ko sila, before kita turuan na mag-ipon, naisip mo ba na makakaipon ka ng at least itong amount na to na meron ka? Ang sagot nila mag-asawa, hindi daw nila naisip yon. Na pwede pala, kahit maliit yung sweldo, basta may disiplina, consistent, pwedeng-pwede, syempre. Pwede namang i-adjust yan, eh. Kung para sa'yo, mabigat pa rin yung 5 piso, gawin mong 2, gawin mong 3, basta consistent. At lagi kong inuulit sa kanila na ang pag-ipon ay hindi sa laki o sa liit ng sweldo. Yan ay disiplina na binubuo over time. Kasi kung tumaas yung sweldo mo or sinuwerte ka sa buhay, kalaunan, daladala mo yung disiplina. Kasi kung hindi ka marunong mag-ipon, pag maliit yung sweldo mo, for sure, hindi ka marunong mag-ipon pag malaki yung sweldo mo. Sure ako dyan. At actually, ginagawa ko rin to, no? Mayroon akong program sa pag-iipon ko, sa mga gastusin ko, at nag-stick ako doon. Ginagawa ko to simula nung ako yung nagsimula magtrabaho at may ilan akong naturuan ng way na to. At it works naman for them, basta mag-stick lang tayo dun sa ating binubuo na program. And then after 2 months, nung unang challenge ko sa kanila na 5 pesos every 100, sabi ko, next level. Ano ba yung next level na yun, no? Tinanong ko sila mag-asawa, ano ba gusto nyo bilhin? Siguro hindi ka mahalan, 2,000 to 3,000 lang. And then, sabi nila, gusto kong bumili ng stove. Stove para hindi sila mahirapan sa pagluluto. Mabilis magluto, hindi na kailangan manghahoy, kahit basa, kahit maulan, makakapagluto sila ng mabilisan. So yun, nag-budget kami ng 3,000 for that. Kasi, mahal kasi sa una ang... Lalo yung gasol, no? Kasi magdi-deposit ka para doon sa tangke. So around 2,000 yan. At syempre yung stove, nasa 1,000 yan. And then sabi ko, sige, bilhin natin yan. Pero pag-iipunan natin yan. Sila mismo ang tinanong ko, okay, doon sa 2,000 every week na nakukuha nyo, magkano pa yung kaya nyong i-set aside para sa stove? So sabi niya, is 150 per week daw kaya pa nilang i-set aside para sa stove. So sabi ko, sige, mag-ipon tayo. Pero it will take us 20 weeks or 5 months pa before mabuo itong pag-iipon na to. And then, kailangan mo muna magluto gamit ang kahoy hanggang mabuo natin ito. And sabi ko, medyo matagal to, pero pag naipon mo to at nabili mo to on your own effort, iba sa pakiramdam. And behold, after 4 months, naipon namin, mas mabilis kasi nagpalit kami ng stove sa bahay, so binigay namin sa kanila yung stove na pinagpalitan namin at gasol na lang yung pinag-ipunan. So, ganun. Na-achieve niya yung isang challenge ko na makabili ng something
nang hindi bumabali. Sunod kayo. Matag na naman doon. Favorito talaga na lang ilalim ng water. So currently, nabuo na nila yung disiplina, consistent na, hindi na sumasablay, pero hanggang doon na lang ba yun? Siyempre hindi. Pagkataas na isang goal, dapat papalta natin ito. So natapos nila yung sa gasol, di ba? So dapat magpapalit sila. Sa ngayon, ang sinaset aside nilang mag-asawa ay siyempre yung 5 pesos kada 100. Pangalawa is nagsiset aside na sila ng certain percentage para kay Jade, sa anak nila. Pangatlo, nagsiset aside na sila para sa gasol. Kasi siyempre, nagkukusong tayo ng gasol at medyo mahal ito, siguro around 900. Ano bang gagawin mo? Sabi ko, tinuro ko kasi ito. Ano bang gagawin mo pag naubos yung gasol? Babalikan na naman ba para makabili nito? Dapat hindi. Habang may laman pa yung gasol, mag-set aside ka na para pag naubos ito, petix ka na lang, may bubunutin ka para makabili na kaagad. Kung dumating yung panahon na maubos yung gasol mo, na wala kang pera, magkahoy ka ulit. Ganun lang naman yun. Lagi nang may itlog dito sa ilalim. Favorito nila. Madilim kasi. Lagi nga ang joke ni John Paul, di ba, doon sa 5 piso kada 100. Pag nagbibigay ko ng pera pambili ng kung ano, ba, nagbigay ko 5,000 para sa feed. Sabi niya, ang daming 5 piso nito. Sabi, walang yaka, hindi yung kasama. At lastly, ang gustong-gusto kasi ni John Paul makabili ng motor. Sabi ko, sige, pag-ipunan natin pero it will take years. Pero for sure, worth it yan pag napag-ipunan natin. Nang hindi kailangan mangutang kasi yun yung ini-import ko sa kanila mag-asawa. Itong aking, syempre expertise ko to, accountant ako. Ini-import ko to sa kanila bukod syempre doon sa sweldo na binibigay ko sa kanila. Kasi kahit saan sila mapadpad, later years of their life, daladala na nila ito at wala makakuha sa kanila nito. Yun lang.